Kamusta kayo ito ang Saint Marites? Ayun nga, sa panayam ng kamag-anak ni Jovelyn kay Raffy Tulfo, nagsalita na nga itong si Leo Bert na napag-utusan lang siya at umamin sa kasalanan na hindi naman siya ang gumawa upang mapagtakpan kung sino man ang gumawa nito kay Jovelyn, at itinuturo nga itong si Richard Ligad na nag-utos sa kanya umano ng pag-amin sa pagpatay sa kanyang pinsan at naglabas nga agad ng pahayag. Itong si Richard Ligad, kasunod ng pagbanggit ni Leo Bert sa kanyang pangalan na tila ba takot na takot at nanginginig siya, at sinasabi sa kanyang mga kaanak o pamilya ni Jovelyn na tulungan siya dahil may nakaambang panganib sa kanyang buhay. Relax lang, relax. Kami, nag-ano rin kami. Oo, relax lang. Hindi ako yun na naman. Basta pagdating doon, nandun na lang yun. Yung mga buto. Hindi na lang lang na ako to. Ano, mga matay. Tutulungan ka namin. Si ano pangalan nito? Makapagkaguluhan ako. Biro lang. Eh ngayon, hindi tayo nagtatago kay Senator Tulfo, ha? Sadyang mahirap lang ang signal. Pero ito nga, yung isang kaopisina ko, natawagan niya. Eh, ang sagot niya pala kanina doon, ang sabi niya, kasi hindi nga ako nagpaalam, ang sabi niya, nasa meeting daw ako. Eh, wala naman akong meeting, pero humingi siya ng sorry ngayon. Kasi sabi ko, wala man ako sa meeting. Eh, ang sabi niya, sorry, nag-assume ako nang nasa meeting ka. Kasi ako po yung natawagan. Eh, hindi ko naman po alam kung saan. Kasi ang pagkakaalam ko, may meeting sa Subaraw. Eh, hindi man ako nag-attend doon. Kaya wala ako doon. Kaya hindi tayo nagtatago. Well, bukas kung tatawag sila, sagutin natin, no? Pero mamaya, or ngayon, pwede na siguro yung reaction ko. Sabi ko, limitado lang, doon lang ako sa ano. Doon lang ako sa, hindi ko pa napanood yung interview. Pero kinuwento lang sa akin ng anak ko kanina, nung may signal na, kinuwento ng staff ko si Jessa, eh sinasabi raw ni Leo Bert na ako ba ang bumugbog o inutusan ko na bugbugin siya para umamin siya. Eh kalokohan pong malaki yun, no? Hindi ko po gagawin yun. Unang-una, wala akong mapapala eh. Kung umamin siya o hindi, malay ko ba ron sa sinasabi niya ngayon, 'di ba? Kayo witness din kayo. Hinahanap natin si Jovelyn, no? Nandoon tayo sa San Pedro lagi. Nung nakita ko 'yan si Jobert. Nako, may namamalimos pa. Paso muna, pas. Nakita ko 'yan si Jobert nung umamin na siya, nung nakita na yung bangkay, yung kalansay. Doon ko na lang nakita 'yan nung umaga na o doon na sa station sa Irawan, no? Doon ko na 'yan nakita isang beses. Tapos pangalawang beses kong nakita yan, yung tinawag na aamin daw si Jobert kung saan niya dinala yung cellphone. Sabi ko, sige, sama ko, interesting yan. Anak ng Tipaklong, doon niya naman dinala sa ilog na kung saan tinapon niya, di ba? Nakita niya naman, doon malapit sa opisina namin, sa solid waste. Aba, di ibig sabihin nun, putsang inan, di ba? Nabwisit ako. Yung sinabi ko sa kanya na baka i-dispose kita, sa asar ko na lang talaga yun. Pero hindi ko naman gagawin i-dispose yun dun. Dahil kita niya naman, may media dun, no? Nandun yata, nandun ka nga, agarap. Tapos may police pa, reaction lang yun. Pero maliban dun, hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko na siya nakausap. Maliban dun, wala na akong kinalaman sa kanya. So hanggang dun lang, yun lang naman ang pwede kong sabihin dun. At saka sa dinami-dami ng ating inuhuli,
sa, 'di ba, yung pino-post natin na pag sinabing tigil, tigil. Ni isa ron, wala tayong binugbog doon. Hindi tayo bumugbog doon, 'di ba? Wala tayong binugbog doon. Oy, anak, huwag kang makipag-away diyan sa mga nagsasabing hayop. Hindi mo pwedeng husgaan, no? Kasi pananaw nila 'yan. Eh, sa pananaw nila, karapatan natin magpananaw nino man. Ngayon, karapatan natin, sabihan tayong hayop or what, tanggapin natin. Kasi ang importante, malinis sa mata natin, nakakatingin tayo ng diretso. Diba? Wala naman tayong ginawang masama. Alam naman natin yun. At alam ng taga-puerto kung anong klase meron tayong ugali. No? Wala tayong ugaling ganyan. Eh, yun nga lang, syempre, hindi ko rin maiwasan na apektuhan yung mga, yun, yung anak ko, kita nyo, nakikipag-away na dyan. Huwag ka makipag-away dyan, anak, ha? Oh, okay? So, yun lang ang masasabi ko dyan. Maliban doon, wala na. So, hindi ko alam kung anong pinaguhugutan ni Leobert. Ngayon, sabi nga, maraming tumatawag sa akin, kasuhan or what, dadagdag pa ako sa problema niya. May problema na siyang kinaharap. Eh, tsaka na lang, pagmayaman na siguro siya para hingi tayo ng danyos. Importante, malinis yung konsensya natin. Ha? Ang sabi niya, planted na ang bangkay. Eh, bahala siya. Kung planted yung bangkay or what, bahala siya ron. Diba? Kanyang problema yun. Kung anong ginawa niya. Eh, bakit, kung ano man ang ginawa niya, bakit siya nakiparte ron? Sino yung kausap niya? Ba't niya tayo dadamay? Diba? Diba? Yung mga tarot card kasi na yan eh. Tapos eh, dito na. Kung saan sana pumupunta. Eh, yun lang naman ang pwede kong i-share. 1,000 views ko ngayon ha. 800 plus. Wala tayong parapol, guys. Ha? Baka mag-antay pa kayo. Mamaya na. Hindi ko rin alam ba tayong tinuturo. No? Hindi ko rin alam. So, problema na nila yun. Kasi sa pamilya, bahala sila kung papano. Basta't yung mga nagpapasalamat ako sa mga tumawag kaagad sa atin na nagka-signal tayo, no? Sa mga lawyers nating kaibigan, maraming salamat po. Pero sana nga po, sabi ko, ayokong maging pabigat pa sa kapwa. Tingnan na lang natin kung ano yung mga susunod, no? Ang importante, alam naman natin kung ano yung totoo. Ha? Importante, at least kahit papaano, kaya nating tindigan 'yan kung saan umabot. Ang mali lang natin, ang mali ko lang siguro. Masyado akong naging interesting. Pero hindi mo kasi maalis yun eh. Ako kasi yung public order and safety officer. Diba? Eh sabihin ba naman na putsa may nawawalang tao sa atin. Eh di naturalmente talagang babantayan natin yung kaso. Tapos all of a sudden biglang may umamin na ganun. Anong gusto nyong isipin ko? So pinag-aralan natin, tiningnan natin ng mabuti. Kung gusto ninyo ng mga ganitong usapin ay huwag nyo kakalimutang i-click ang subscribe button, i-like, i-share at i-hit ang notification bell upang laging updated ka sa mga ilalabas naming mga video at i-comment nyo lang ang mga inyong mga opinion sa ibaba. Salamat mga kamarites!